Hindi ba nakakamangha na alamin kung ano nga bang nangyayari pag namatay ang isang tao at tumungo ang kanyang kaluluwa sa kabilang mundo? Ano nga ba ang kinahihinatnan ng ating espiritu sa kabilang buhay? At gaano katotoo ang langit, impyerno at purgatorio? Ngayon ay ating masasaksihan ang imahe ng impyerno sa librong isinulat ni Dante Alighieri, ang Divine Comedy. Taong 1300s, Biyernes Santo, si Dante ay naglalakbay sa madilim at nakakatakot na kagubatan. Palubog na ang araw at tinatangka niyang tahakin ang matarik na bundok nang siya ay harangin ng tatlong mga demonyo. Isang leopard, isang leon, at isang she-wolf. Dahil sa takot, minabuti niya na lamang bumalik sa loob ng kagubatan. Dito niya nakasalubong ang kaluluwa ni Virgil, isang Romanong makata. Siya ang naatasang maggabay kay Dante palabas ng kagubatan papuntang langit, kung saan nag-aabang ang kanyang iniirog na si Beatrice. Upang makatapak muli sa itaas ng bundok, kinakailangan nilang dumaan sa impyerno kung saan nasusunog ang mga makasalanang kaluluwa. Si Beatrice at ang kanyang dalawang kasama ang humingi ng pabor kay Virgil na tulungan si Danteng magtungo sa kanya. Mula rito ay tumungo sila sa pintuan papuntang impyerno. Abandon all hope, ye who enter here. Ang unang destinasyon ng dalawa ay ang purgatorio kung saan tumutungo ang mga kaluluwang hindi gumawa ng mabuti o masama. Nasilayan ni Dante ang mga kaluluwang sumisigaw, humihingi ng tulong habang paulit-ulit na tumatakbo. Sila ay hinahabol na naglalakihang bubuyog at mga linta na umuubos ng kanilang dugo. Agad silang pinuntahan ni Charon, ang namamangka na magdadala sa kanila sa totoong destinasyon. Nilakbay nila ang ilog hanggang sa makapunta sila sa first circle of hell, ang limbo. Naririto pumupunta ang mga kaluluwang hindi naniwala sa Diyos nung sila'y nabubuhay pa. Mga taong hindi kilala ang may kapal na lumikha. Naririto ang mga kilalang tao na sina Hores, Ovid, Aristotle at Lucan. Hindi na nagpatagal ang dalawa at nagpunta na sila sa second circle of hell. Ito ay binubuo ng mga taong malalaswa, malilibog, mga hindi makontrol ang sarili. Dito rin nila nakilala si Minos, ang tagapagbantay at tagahudyat kung saang level tutungo ang mga kaluluwa. Agad bumungad kila Dante ang nakakasulasok na imahe. Mga kaluluwang nahihirapan habang sila ay tinatangay ng sobrang lakas na bagyo, ipo-ipo at baha. Nakilala niya ang isang kaluluwa na si Francesca. Ikinuwento ng babae ang dahilan ng kanyang kasalanan. Siya ay nakiapid kay Paolo D'Arimini, ang kapatid ng kanyang asawa at hindi niya napigilan ang tuksong dala ng kanyang pagkaakit rito. Ito rin ang dahilan kung bakit kasama niya ang kaluluwa ni Paolo sa impyerno. Sa third circle of hell naman, pinapatapon ang mga kaluluwang nagkasala dahil sa kanilang kasakiman. Sila ay binabantayan ng isang halimaw na ahas na si Cerberus. Nakita ni Dante kung paano parusahan ng mga demonyo ang mga kaluluwa. Sila ay sapilitang pinapahiga sa lupa na puno ng ihe, putik at dumi ng mga tao
habang umuulan ng mga matitigas at matatalim na yelo. Dito nakausap ni Dante si Siaco. Isinaad ng lalaki na ang lugar ng Guelph ay mapapatumba sa bansang Florence na totoong naganap taong 1302 bago isinulat ang kanyang akda. Nang makarating sila sa Fourth Circle of Hell, nakita nila ang mga kaluluwang pinapatapon dahil sa kanilang kasakiman at pagkabulag sa pera noong sila ay nabubuhay pa. Ang mga makasalanan ay nahati sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay puno ng mga makasalanang sakim sa kayamanan, habang isang grupo naman ay binubuo ng mga makasalanang magastos sa kayamanan. Sila ay pinaparusahan ng demonyong si Pluto, ang tagapagbantay ng underworld. Pinapabuhat sa kanila ang mga naglalakihang bato papunta sa itaas ng matirik na bundok hanggang sa magsugat-sugat ang kanilang mga kamay at paa. Dito rin nakita ni Dante ang ilan sa mga taong nagsilbi sa simbahan, kabilang na ang mga kardinal at pare. Ang Fifth Circle of Hell naman ay pinamumugaran ng mga kaluluwang napupuno ng galit. Mga taong nagtatanim ng galit noong sila ay nabubuhay pa. Sila Dante ay naglakbay sa Styx River papunta sa kabilang bahagi ng impyerno, lula ng isang bangka kasama si Pleias, ang tagapagbantay ng kasalukuyang nilang tinatahak. Nakita nila kung paano mag-away-away ang mga kaluluwang nalulunod sa ilog upang makasagip ng hangin. Nakasalubong nila si Filippo Argenti, isang kilalang politiko sa Florence na siyang kumuha ng mga papeles at dokumento ni Dante noong siya ay pinatapon sa ibang bansa. Nang makarating sila sa Sixth Circle of Hell, nakita nila Dante at Virgil ang mga erehe na nakabaon sa kanilang litsyo habang nagngingit-ngit at nag-aalab sa mainit na apoy. Nakilala ni Dante ang ilan sa mga kaluluwang naroon, kabilang na si Greek philosopher Epicurus, Holy Roman Emperor Frederick II, and Pope Anastasius II. Ang Seventh Circle of Hell naman ay napapangkat sa tatlo pang bahagi. Ang Outer Ring ay pinamumugaran ng mga kaluluwang mamamatay tao, magnanakaw, abusado at mga nananakit noong sila ay nabubuhay pa lamang. Nakita niya si Alexander the Great, Dionysus I ng Syracuse, Guy de Montfort at iba pang mga mythological figures tulad ng Centaurus na nalulunod sa ilog na puno rin ng kumukulong dugo at apoy. Sa Middle Ring naman matatagpuan ang mga taong kumitil ng sariling buhay. Sila ay ginawang mga puno at damo na ipinapakain sa mga harpies, mga demonyong may muka at katawan ng babae, ngunit may malalaking pakpak at matutulis na kuko. Nakita niya rin kung paano lapain ng mga demonyong aso ang ilang mga kaluluwang naging batugan noong sila ay buhay pa. Makikita naman sa Inner Ring ang mga kaluluwang lumapastangan ng kanilang sarili at makilahok sa pagtatalik na hindi naaayon sa isang tao. Sila ay nasa mainit na disyerto na pinapaulanan ng naglalagablab na apoy. Ang mga taong manluloko, sinungaling, mapagdinlang ay ipinapatapon sa Eighth Circle of Hell. Nang makarating sila Dante rito, nakasalubong nila ang isang lumilipad na halimaw na si Geryon. Siya ay isa ring manluloko. Ang Eighth Circle of Hell ay nahati sa 10 bahagi o tinatawag na Bolgias. Ito ay pinapagitnaan na naglalakihan at nakakatakot ng mga bato. Ang unang Bolgia
ay puno ng mga seducers at mandarambong. Sa ikalawang bolge naman makikita ang mga mambubola. Sa ikatlong bolge nananahan ang kaluluwang nagbebenta noon ng mga sagradong bagay o pag-aari ng simbahan noong sila ay buhay pa. Sa ikaapat na bolge makikita ang mga mangkukulam at peking tauhan ng simbahan. Sa ikalimang bolge naman makikita ang mga korap na politiko. Sa ikaanim na bolge makikita ang mga hipokrito. Ipinapatapon naman sa ikapitong bolge ang mga magdanakaw. Pinapatapon ng mga masamang counselors at advisors sa ikawalong bolge. Samantalang sa ikasyam at ikasampung bolge naman, pinaparusahan ang mga mapagdinlang na kaluluwa tulad ng alchemist, perjurers at counterfeits. Ang huling circle of hell ay nahati sa apat na palapag na ayon sa kasalanang isinagawa ng mga kaluluwa. Sila ang mga taong nanloko at nagbigay dahilan sa kapwa nila tao na mapahamak at masangkot sa gulo. Ang outermost layer ay tinatawag na Kaina, alinsunod sa pangalan ni Cain, na ayon sa Biblia ay pinatay ang sariling kapatid para sa kanyang kapakanan. Dito rin pinapatapon ang mga taong nagtraidor sa iba sa ngalan ng pera. Ang sumunod naman ay tinawag na Antenora, alinsunod sa ngalan ng prinsipe ng Trojan na si Antenor. Ang bahaging ito ay tapunan ng mga kaluluwang nagtraidor at nanloko sa kanilang bansa, kabilang ang mga politiko na puro kasinungalingan ang dala. Ang ikatlong bahagi naman ng Ninth Circle of Hell ay tinatawag na Ptolemaia, alinsunod sa ngalan ni Ptolemy na pinatay ang kanyang sariling bisita. Ito ay tapunan ng mga kaluluwang nagtraidor ng sariling kaibigan maging kakilala. At ang panghuling bahagi naman ang itinuturing na pinakanakatakot sa lahat. Dito itinatapon ang mga kaluluwang nagtraidor sa kanilang guro, magulang, ang kanilang pamilya at ang Diyos. Ang bahaging ito ay tinatawag na Judeca, alinsunod sa ngalan ng kilala na lahat na si Judas Iscariote, ang taong nagtraidor kay Jesus ayon sa Biblia. Matapos malagpasan ng Judeca, naparoon sila sa huling bahagi ng impyerno. Dito nila nakilala si Satanas, ang halimaw na may tatlong nakakatakot na ulo. Ang bawat bibig ng tatlong ulo ay merong kinakain at ninunguya. Si Brutus ang kinakain ng kaliwang bibig, si Cassius naman ang sa kanan, at si Judas ang nasa gitna. Si Brutus at Cassius ay nagtraidor kay Julius Caesar, samantalang si Judas Iscariote ay nagtraidor naman sa Diyos. Matapos ang pangyayaring ito, ginabayan ni Virgil si Dante pababa sa naglalakihang ulo at katawan ni Satanas. Nakarating sila sa Lethe, ang ilog ng kapatawaran, at mula rito ay natanaw nila ang ilaw pababa patungo sa mundong ibabaw. Sila ay nakarating sa mundo araw ng pagkabuhay bago magsimulang lumabas ang sinag ng araw.